Hey guys, kumusta kayo lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. In today's video, gusto kong i-discuss na naman sa inyo ang ingay ni Manu. Ito ang mahirap pag nag-vlog ka sa public. Kasi syempre hindi mo hawak yung ingay sa paligid. At didistract ako kay Manong. Ayan o. Manong, pa-vlog naman o. Palagpasin natin si Manong. Ang gusto kong i-discuss sa inyo ngayon ay tungkol pa rin sa mga Danes. Gusto kong sabihin sa inyo kung ano ba yung mga bagay na hindi mo dapat gawin sa kanila. Or kung meron mang isang bagay na dapat na hindi mo gawin sa kanila, ano yon? Paano naman makakatulong sa iyo yung ganung bagay, no? Kasi nasa Pilipinas ka naman, tapos nandito ako sa Denmark, at bakit ko tinatalakay ito tungkol sa mga Danes, no? Naisip ko tong video na to, tama ka. Nandiyan ka sa Pilipinas, nandito ako, no? At wala namang kinalaman yung mga Danes sa Pilipino, di ba? Huwag mong i-underestimate yung pwedeng mangyari. Isipin mo ako, no? Balikan mo ako 10 years ago. Wala sa hinagap ko, sa isip ko na makakarating ako dito sa Denmark. Nandun lang ako sa Paddy's Point, nag-waiter ako doon. Ang iniisip ko lang dati ay makabenta ng package para meron akong tip. Yun lang ang nasa isip ko dati. Hindi ko man lang naisip sa, or sumagi sa isip ko na mapupunta ako doon sa Denmark. So huwag mong i-underestimate yung mga pwede mangyari, no? So etong video na to makakatulong to sa'yo in the future, baka sakali, di ba? Makapunta ka sa ibang bansa dito sa Denmark, di ba? Malalaman mo kung paano i-approach yung mga tao dito. So magitan ng video na to, hanap tayo ng isa pang mas magandang pwesto. Malalaman mo pag nasa Denmark ka, kapag maraming bike. Kita nyo naman, di ba? Ano ba mga kaugalian ng mga Dane, no? Paano ba sila? Anong klaseng tao ba yung mga Dane or Danes? Ang hirap ng pesto ko. Pinapahirapan ko yung sarili ko, eh, no? Sila ay respectful sa privacy mo. Kasi siguro ayaw din nilang maabala sila, no? Pero ganun sila. Respectful sila sa'yo. Hindi ka nila basta-basta approach ng ganun-ganun lang, no? Gusto nilang irespeto yung privacy mo. And maybe ganun din sila sa nagawin mo sa kanila, na irespeto mo rin yung privacy nila. Tapos sila ay mga open-minded people. Feeling ko, no, at base sa experience ko, sila ay pwede mong i-approach. Syempre depende sa signal, or kung gaano sila kabisi, or kung nagbigay sila ng signal sa'yo na pwede mo silang abalahin, no. Pero parang feeling ko pwede mo silang kausapin tungkol sa kahit na ano. Yan, parang ganun sila ka-open-minded, no? Tapos, ano sila, honest sila. Meron nga ditong store na iiwanan lang nila doon yung mga paninda nila. Tapos, maglalagay ka lang ng, kukuha ka ng saktong amounts, mag-iwan ka ng pera. Hindi nila, hindi nila paikialaman yon. So, ganun sila ka-honest dito. Tapos, ang napansin ko rin sa kanila, ano sila, punctual sila. Pag sinabing ganitong oras sa magkikita. Hindi sila nalilate. Hindi sila maaga din. Meron nga, no, ito experience ko tungkol sa pagiging punctual nila, no. Itong huling photoshoot ko, yung kasal nga, no. Dumating ako dun sa event ng siguro mga 10 to 15 minutes early. Sabi sa akin nung tatay nung groom, tingin sa sarili niya, di ba alauna imedyo tayo magkikita? Talagang sinabihan niya ako, kasi nga pag sinabi nilang gantong oras, gantong oras. Yan. Ganun sila. Tapos, isa pa napansin ko sa kanila, no, base sa experience ko din, maano sila, ma-humor sila. Mahilig sila magpatawa. At, yan, ganun sila. Kung mapapansin mo, yung ugali nila, easy-going people sila. Ganun. Parang andali nilang kausapin, andali nilang i-approach. Siguro karamihan sa mga makakapanood nito na nakakilala sa mga Danes, mag-a-agree sa akin. Kung hindi kayo agree, i-comment nyo dyan, no. Sabihin nyo sa akin kung anong mali dito sa mga sinabi ko. Yun na lang. Bago ko tapusin tong vlog na to, kailangan ko sagutin mismo yung tanong, no, na ano ba ang dapat hindi mo gawin, or isang bagay na dapat na hindi mo gawin sa isang Danes. Yung i-brag yung sarili mo. Bragging.
yung parang masyado mong ano yung sarili mo, kung ambawa ganito, ito ang profesyon ko sa buhay, mayaman akong tao, magaling ako sa ganito, yun ang isa sa pinaka kung gusto mong maging kaibigan ng mga Danes, no, or maging magmukha kang okay sa kanila, hindi mo kailangan ibarag yung sarili mo. Kasi nga, meron sigurong kinalaman dito yung kaugalian nila na Janteloven. Nabanggit ko rin yan dito sa isang video ko, yung huling video na ginawa ko. Yun siguro yun. Sa kanila kasi dito, pantay-pantay tayo lahat. Hindi mo kailangan ipagmalaki yung status mo sa buhay. Kailangan equal lang tayo. Ganon. Kung meron mang isang bagay na hindi mo dapat gawin sa isang Danes, or pwede mong gawin actually, kung hayo mo sila maging kaibigan, no? Yun, yung pagbabrag ng sarili mo sa kanila. Yung pagmamayabang, gano'n, no? Iba't iba tayo ng kultura, ha? Sa ibang kultura, acceptable yung gano'n, eh. Lalo na sa US. Acceptable sa kanila yon na okay lang na ipagmalaki mo kung anong meron ka, ipagmayabang mo yung status mo sa buhay. Kasi, syempre, success mo yan, eh. Pero sa mga Danes, iba ang dating sa kanila noon. Hindi acceptable yung gano'n. Gano'n yung kultura nila, eh. So I think we have to accept it kung gusto mong pumunta rito sa lugar nila, gusto mong dumayo dito, ano? Yun ang isa sa pinaka kung meron ka mang isang bagay na hindi dapat gawin at tandaan mo pag pumunta ka dito sa Denmark, yun, don't brag yourself, your status sa buhay, status. I guess yun lang sa video na to, guys. Malulobat na ako, eh, kaya kailangan ko nang i-end tong video na to. Hindi ko talaga hinayaan na hindi ko matapos tong video na to, nang umaalis dito sa lugar na to. Kasi public to, and alam mo naman, pag magsalita sa public, medyo may takot ako, eh. Ala, umambun na. Umambun. So yan, magbabike pa naman ako. Patay. Yun lang, umuulan. Sabi dun sa weather forecast, hindi raw uulan. Pero tignan mo nga naman tong panahon, oh. Umulan pa rin. Pambihira, oh. So kailangan ko siguro magpatila pa dito muna ng pansamantala. Sakto-sakto naman, paalis na ako. Ano ba sinasabi ko? Ayun na, yun. Meron akong kaba sa public, kaya hinahayaan ko na ma-expose ako sa ganito na nagsasalita sa publiko, at para at least ma-overcome ko siya, no? So yun lang, guys. Salamat sa panonood, no? Isang mabilis na video para sa inyo tungkol sa mga Danes, tungkol sa Denmark. Like, comment kayo kung anong masasabi nyo dito sa video na to, no? Kung gusto nyo pang may mas malaman tungkol sa kanila dito, no? Ipaalam nyo sa akin, no? Sa pamamagitan ng pagko-comment or pagla-like. Subscribe kayo kung hindi pa. And I will see you sa susunod na video. Bye-bye.